Hello po mga kat-pamilya, kat-tropa. Bali, ang isi-share ko po sa inyo sa araw na ito, yung naging gamutan na ginawa ko po nung nagka-UTI po ang aking alagang pusa. Pero bago po yon mga kat-pamilya, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe po mga kat-pamilya. Tapos paki-hit na rin po ang red bell button para nang sa ganun po maging updated po kayo sa mga latest uploads ko. Bali, susulitin ko na po yung pagkakataon na to mga kat-pamilya. May ipapakiusap po ako sa inyo. Please po, don't skip ads. Para nang sa ganun po, makatulong po ito sa pambili ng pagkain ng mga alagang pusa ko. So ngayon pa lang po mga kat-pamilya, nagpapasalamat na po ako sa inyo dahil sa hindi nyo po pag-skip ng ads ko. Salamat po mga kat-pamilya. So bali dito po sa channel na to, dito po ako nag-a-upload ng informative at inspirational stories po patungkol sa aking mga alagang pusa. Paalala po muli mga kat-pamilya, hindi po ako veterinarian at hindi rin po ako ganun ka-eksperto. Bali, ang isinishare ko po sa channel na ito ay ang sariling experiences ko po sa aking mga alagang pusa na nagkaroon po ng magandang resulta sa kanila. At ang tanging hangad ko lang po ay makatulong sa inyo sa simpleng paraan na alam ko. Bago po tayo magpatuloy mga kat-pamilya, alamin po muna natin yung mga common sign or yung mga symptoms para po malaman natin kung ang ating alagang pusa nga po ay may UTI or urinary tract infection. Number 1, reduce the amount of urine. So, paunti po ng paunti yung ihi nila. Number 2 is straining to urinate. So, hirap na po talaga, pinipilit na lang po nila yung ihi nila. Number 3, discomfort when urinating. Number 4, not urinating at all. Kaya ang nangyayari po, nagtatagal po sila sa kanilang litter box pero wala po silang nailalabas na ihi. Number 5 po, leaking around genital part. So, lagi po nilang dinidalaan yung kanilang private part. Number 6 po, makakakita na po kayong blood sa kanilang urine. Kaya naman mga kat-pamilya, kapag ka po nakita natin ang iilang simptomas na nabanggit or kahit po makita nyo lang po yung alaga nyo na hirap na po siya sa pag-ihi, huwag na po nating hintayin na mawalan pa po siya ng gana sa pagkain or kaya maging matamlay po siya. Or kaya naman po, tulad po ng nangyari sa alagang pusa ko, as in naglaway po siya dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Kasi nga po, yung kanyang pantog is puno na ng ihi na hindi niya po kayang ilabas. Kasi po, ang pagkakaroon po ng UTI, mga kat-pamilya, isa po siyang medical emergency. So, kailangan po, pagka ang ating alagang pusa ay meron na pong sinyalis na may UTI po siya, dalhin po natin siya kaagad sa ating trusted vet. Ang UTI po, mga kat-pamilya, isa po siyang bacterial infection sa kanilang bladder at sa kanilang urethra. Kapag ka po hindi natin naagapan ang UTI, mga kat-pamilya, pwede po itong magdulot sa kanila ng kidney failure, rupture of bladder, so pwede pong sumabog yung kanilang pantog, or kaya naman po pwede din pong magka-toxin yung kanilang dugo. Meron po akong ni-reading image para po nang sa ganun magka-idea po tayo paano nga po ba yung blockage of bladder. At kung saan po natin makikita yung kanilang kidney, ganun din po yung kanilang bladder. Bali, yung bladder po, yan po yung organ that holds pee. Yung urethra naman po, tube where the pee comes out. Kaya pagka po yung kanilang urethra ay nagka-blockage, mahihirapan po talaga silang umihi. Ang tendency po nun, mapupuno po yung kanilang pinaka-bladder or yung kanilang pantog. Yung pinaka-iiwas-iwasan po natin dito mga kat-pamilya, yung pagkakaroon po nila ng urethral obstruction. Kasi kung halimbawa po, hindi po mailabas yung nakaharang doon sa kanilang urethra, so ang mangyayari po nun, within 24 to 72 hours, pwede pong mag-rupture yung kanilang bladder. Kasi nga po, walang lalabasan yung hihi nila kasi barado po yung kanyang urethra. Kaya naman po, ang pagkakaroon po ng UTI ng ating mga alaga, mga kat-pamilya, isa po siyang medical emergency. Kaya kung halimbawa po, nakita nyo po yung alagang pusa nyo, meron na po siyang UTI, so dalhin nyo na po siya kaagad sa vet. Huwag nyo na pong ipagwalang bahala kasi po within 24 hours po,
pwede po siyang mamatay. So para po makaiwas po tayo sa pangyayaring yon, so agad na po natin silang dalhin sa ating trusted vet. Ano-ano naman po mga cat pamilya yung maaari po nating gawin para nang sa ganun po ang ating mga alagang pusa ay makaiwas po sa sakit na UTI. So, i-offer po natin siya ng wet food. Kung halimbawa po, wala po tayong in-can na wet food, pwede naman po natin silang lutuan like chicken, fish. Meron na rin po akong ginawang video about dyan, dun sa mga recipe na pwede po nating iluto para sa ating mga alagang pusa. Para nang sa ganun po yung water intake po nila is madagdagan. Meron po kasing pusa na tamad po sa pag-inom ng tubig. Ngayon naman po, pagdating naman po sa dry food nila, i-check nyo po yung pagkain nila before na magkaroon po sila ng UTI. Tingnan nyo po yung protein content nun, kasi yun po ang sabi ng vet sa akin, na tingnan ko yung pinaka-protein content ng dry food ng alagang pusa ko. So, humanap ako ng mas mababa doon. Pero wala po siyang sinabi na specific brand na ipapalit ko doon sa dating dry food niya. Basta ang sinabi niya lang sa akin, mas mababang protein content, so mas maganda. Pero ngayon po, alam ko po, meron naman po talagang dry food na specially made po para po sa mga pusa na meron pong problema sa kanilang kidney. Paki-check na lang po sa market kung ano po yung pinaka-best na dry food na may mababang protein content. Pangalawa po mga cat-pamilya na maaaring makatulong sa kanila para makaiwas po sa pagkakaroon ng UTI, maliban po sa pag-o-offer ng wet food sa kanila mga cat-pamilya, mag-ready rin po tayo palagi ng fresh water o yung clean water para sa kanila. Kasi po, parang typical po sa kanila or karamihan po sa mga alagang pusa natin, tamad na tamad po talaga sa pag-inom ng tubig. Kaya kung magagawa po natin, kada sulok po ng ating bahay, kahit saan po siya humarap, dagdagan po natin yung ating water bowl para nang sa ganun po, hindi po sila tamarin sa pag-inom ng tubig. Or kaya naman po, meron naman pong nabibili ngayon yung drinking fountain. Yung nakikita po nila na gumagalaw-galaw yung tubig. So, nakaka-attract po sa kanila yon para nang sa ganun po, uminom po sila ng maraming tubig. Pangatlo po mga cat pamilya, provide clean at saka sufficient na litter box. Kung halimbawa dalawa po yung alaga nyo, make sure na dalawa din po yung litter box nyo. Para kung sakaling nasa litter box yung isa at maramdaman naman ng inang isa na nahihina siya, so meron po siyang magagamit na litter box para sa kanya. Ang apat po mga cat pamilya, minimize stress. So mag-provide po tayo ng safety housing para sa kanila. Ngayon naman po mga cat-pamilya, na alam na po natin ang simptomas sa pagkakaroon po nila ng UTI, ganun din po yung mga pamamaraan na pwede po natin gawin para makaiwas sila sa sakit na UTI. Ngayon po ang isishare ko naman po sa inyo, yung gamutan na ginawa ko nung yung alagang pusa ko ay nagkaroon po ng UTI. Bali umaga po yun, lilinisan ko po sila ng, lilinisin ko po yung litter box niya. So, napansin ko po bakit walang ihi. Tapos, nakita ko po siya, matamlay na po siya. Tapos, yung kanyang food bowl, hindi man po niya ginalaw yung kanyang pagkain. Sabi ko, parang merong mali sa kanya. Tapos po nun, napansin ko na pabalik-balik po siya sa litter box. Tapos, nagtatagal po siya doon. Pero, pag alis niya, wala po talaga as in kahit ihi or kahit na poop. So, iniisip ko nun, baka nagpo-poop siya. Pero, hindi. Nung chinak ko yung litter box, as in malinis siya. Ibig sabihin, meron pong mali sa kanya. Tapos, hinayaan ko po muna yon. So, akala ko, okay pa siya. Tapos po, yung afternoon nun, napansin ko, naglalaway na siya. Sabi ko, bakit naglalaway na siya? So, ang unang pumasok sa isip ko, baka kaya hindi siya kumain. Baka meron siyang problem sa kanyang gums. So, ang ginawa ko, sinilip ko yung gums niya. Pero okay naman yung gums niya. So, nagtataka talaga ako bakit siya naglalaway. Tapos, nung aksidente lang po na aangatin ko siya, siguro doon sa pag-angat ko, na press ko yung bladder niya, merong lumabas na ihi, pero meron na siyang kasamang dugo. So, doon na ako nag-worry. Kaya ang ginawa ko, yung time na rin yun, talagang dinala at tinakbo ko na siya sa vet. Pagdating po namin sa vet, so kinapa po ng vet yung kanyang bladder, tapos nagsagawa po siya ng bladder expression. Bali dito po yung bladder ng ating mga alagang pusa. Ito po yung abdomen nila, tapos doon po sa
likuran ng abdomen nila, doon po natin makakapa yung pinaka-bladder nila. Bali, kung magsasagawa po ng bladder expression, tulad po ng ginawa ng Beth, ayan. Bali, binaba niya po ganyan. Tapos, dito po yan. Kakapain po natin dito sa pinaka-ilalim. Ganyan po, kakapain niyo po ganun dito sa pinaka-ilalim. Tapos, pagka po may nakapa kayong parang bilog, minsan po parang itlog siya or sinlaki ng santol, parang ganun po. Maglalagay po kayo ng konting pressure doon. Pero this time po, siya wala po siya. Empty po yung kanyang bladder. So, wala po tayong nakakapa na bilog sa kanya. So, hindi po tayo pwedeng magsagawa ng bladder expression sa kanya. Pero once na po, kung halimbawa meron po silang bilog dito sa pinakailalim, maglalagay lang po kayo ng konting pressure doon. Tapos po, ipipress nyo lang po yung dahan-dahan at lalabas na po yung pinakainhi niya. After magsagawa ng bladder expression ng Beth sa kanya, so napansin namin na merong lumabas na dalawang bladder stone. Sabi nga ng Beth, magpasalamat daw ako dahil yung bladder stone ng pusa ko is malambot pa. So hindi siya kailangan lagyan pa ng tube para lang lumabas yung ihi niya. Pero under observation pa rin siya. Pero dahil yung lumabas na ihi sa kanya ay may kasama ng dugo, so in-advise ng Beth na kailangan na mag-take na siya ng antibiotic. So pinapili niya ako kung gusto ko ba is oral or injectable. Mas pinili ko yung injectable. Pero kung oral, ito po yung ipapainom nyo sa kanya. Ayan po. Ang Puppy Doxy. Yan po yung iinumin niya. Bali, ang dosage po nito, 0.5 ml po per kg body weight. Kung halimbawa po, 4 kg po siya, tulad ng pusa ko. So, 2 ml po yung need niyang inumin dito, twice a day po ito. Iinumin niya to for 14 days. Pero depende po yan kung ano po yung advice ng vet sa inyo. Pero sa kanya po, kung mag-oral po siya, so iinom po siya nito within 14 days. Maliban po doon sa antibiotic, mga katpamilya, bali sasabayan pa po natin yun ng cleansing. So tinanong po ako ng vet kung ano po yung prepare ko na naman. So gusto ko po ba ng capsule or ng syrup? So mas pinili ko po yung syrup. Kasi po, masanay po akong magpainom ng syrup sa kanila. Hindi ko pa po natatry ng capsule. Pero kung halimbawa po, yung capsule yung pinili ko, so ang magiging gamot po niya for cleansing, yung Himalaya na Naprotec. Bali, ang pag-inom niya po doon, one capsule po twice a day. So, ganun din po siya. Parang ganito po din, yung pinili ko, ito po. Ang Renacure. Yan po ang pinili ko. So, ito naman po, dahil for kilogram po siya, so, 4 ml po, twice a day din po ang pagpapainom nito. Bali, sasabayan din po ng, ito po, ang salimirin po, ang Puppy Live Well. So, vitamin po to para sa liver. Kasi nga po, dahil naggagamot siya, uminom siya ng antibiotic at nagki-cleansing siya. So, kailangan po nating protektahan yung kanyang liver. Para nang sa ganun po, hindi po yun ma-damage. So, kailangan niya rin po ng vitamin for liver. Ito naman po, 1 ml twice a day po siya. Another po, ito po, ang energy, yan, ito po. Energy probiotic drinks po to. Bali, ito po ang gagamitin natin for cleansing. Yan, yung tatlong yan. So, bali, meron po tayong Renacure twice a day po to, 4 ml, dahil 4 kg po siya. So, ito naman po, 1 ml twice a day din po siya. Tapos, ito po ang probiotic, 1 ml po once a day. Ito po yung gagamitin natin for cleansing. So, ang cleansing niya po is within 14 days. Pero under observation pa po siya nun, kung halimbawa po within 3 days, kasi nga po, nalabas naman po yung ihi sa bladder niya, pero under observation pa po siya within 3 days. Sabi ng vet, kung halimbawa magtamlay siya, or kapain ko yung pinaka-ilalim niya, yung pinaka-bladder niya, kapag ka po napupuno yun, so kailangan ko po siyang ibalik sa kanya kahit wala pa po yung 3 days. Pero luckily naman po, kapag ka po kinakapa ko yung bladder niya, empty po siya. So wala po akong nakakapa na para bang sinlaki ng santol o dalanghita dun sa pinaka-bladder niya. Ibig sabihin po, na ilalabas niya po ng tama yung kanyang ihi. Pero nung bumalik po kami after 3 days, yun nga po kinapa po siya ng vet, luckily naman po, empty naman po yung kanyang bladder. So, nag-continue po kami ng gamutan until 14 days.
Pero that time po, hindi po siya kumakain ng maayos. Sabi ng vet, kumakain ba siya ng maayos? Hindi po siya kumakain, hindi po siya tumitikim ng kahit tubig po. So, ang ginawa ko, nag-force feed po kami. Ayan po, tingnan niyo po yung video na yan. Bali, yung pinaka-ano niya po, yung pinaka-wet food niya po, linalagyan ko pa rin po ng tubig para nang sa ganun po, hindi po ako mahirapan na sipsipin to dun sa syringe. Tapos, as in, pinapakain ko po talaga siya. After mga 5 days na pinapakain ko po siya, pina-force feed ko po siya, ayun, siya na po mismo mag-isa, kumain po siya. Bali, nung time na makita ko na nag-iba na po yung itsura niya, parang nakaka-recover na po siya dun sa pagkakasakit niya nung ilang araw. So, tinry ko po na pinasok ko yung pagkain dun sa kulungan niya. Kasi sabi ng vet, kailangan po muna siyang i-cage. Kasi para mapahinga siya at hindi siya mapagod. Kasi kung hindi ko po siya i-cage, so ang mangyayari po, magtatakbo siya, mapapagod siya. So, kailangan niya po ng rest. After 14 days po mga kat-pamilya, bumalik po kami sa vet para sa kanyang follow-up check-up. At yun nga po, mabuti na lamang po at okay na okay siya. Tapos kinapa po nung vet yung bladder niya, empty naman po. So, sabi niya nakakahihi na nga po siya ng maayos. Pero dahil po sa nangyari sa kanya, nagka-bladder stone na siya. Sabi po ng vet, kailangan niya na po ng maintenance for lifetime. Kasi sigurado daw po na magpapabalik-balik daw po yun kung hindi po siya magme-maintenance. Bali, ang ginawa po ng vet, binabaan niya po ng dosage. Kung halimbawa po ito dati, 4 ml po, twice a day. Ngayon po, ang pag-inom niya na lang po dito, once a day po, tapos naging 2 ml na lang po. At saka ito pong sa liver rin. So, ito rin po, hindi po to dapat mawala para meron pong protection yung liver niya. Kasi po, patuloy pa rin po yung cleansing na ginagawa natin. At saka ito pong energy probiotic. So, yung tatlo na yan po, binabaan lang po yung dosage. Pero need niya na pong inumin for maintenance. Kung mapapansin niyo po mga kat-pamilya, mas prone po sa pagkakaroon ng UTI ang ating male cat kumpara po sa female cat. Kasi po, ang urethra po ng male cat ay mas mahaba pero mas makitid po ito kumpara po sa urethra ng female cat. Kaya naman po kung ang inyong pusa po ay lalaki, so hikayatin niyo po ito sa pag-inom ng maraming tubig. So hanggang dito na lamang po muna mga kat-pamilya. Kita na lang po tayo sa susunod na video pa. Pero paalala po muli mga kat-pamilya, don't skip ads po. Thank you po muli sa mga hindi nyo pag-skip ng aking ads. So makakatulong po yon para sa pambili ng cat food ng aking mga alagang pusa. So hanggang sa muli po mga kat-pamilya, God bless po sa ating mga pet lovers.